JP, ano ang nakapaloob na detalye dito sa gagawing feasibility study sa EDSA Carousel para mabuksan sa investment mula sa private sector? Ella, inaprubahan nga ng Committee on Public-Private Partnership Center Project Development Monitoring Facility o PDMF yung pagpupondo para sa feasibility study ng tatlong proyekto ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon. Ang feasibility study ay ang pag-aaral sa isang proyekto kung paano ito mapapakinabangan, magkanong pondo ang kailangan, ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya, at kung may babalik na kita sa magiging investment sa itatayong proyekto. Kabilang sa inaprubahan ang mga proyekto sa transport sector, North Long Haul Inter-Regional Railway, ang EDSA Carousel at yung Manila Bay Pasig River Public-Private Partnership o PPP Agreement. Matatandaan na noong nakaraang buwan nga nang buksan ng Public-Private Partnership Center sa pribadong sektor ang proseso sa pagsasapribado o privatization ng EDSA Carousel at iba pang proyekto ng gobyerno. Sa ngayon, Ella, inaalam pa natin kung kailan magsisimula itong feasibility study at kung sino sa pribadong sektor ang nagpapakita na ng interes upang pondohan ang proyekto ng EDSA Carousel, gayon din ang iba pang proyekto ng gobyerno sa hanay ng transportasyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Quezon City.